Gusto mo bang kumita na hindi ka laging nagtatrabaho? Yung nagkakaroon ka ng tinatawag na passive income at ini-enjoy mo na yung buhay mo? Yung tipo bang pwede kang kumita na hindi ka pagod at syempre hindi ka stress? At last, nais mo bang malaman ang sikreto na kumikita habang natutulog? Kung yan ang interest mo, you got to finish this video. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, talagang medyo I need your full attention. Give me at least 1 hour, isang oras po ang pag-uusapan po natin dito. Sa loob ng isang oras, mababago po ang iyong financial perspective, mababago po ang iyong financial outlook. Kaya nga kumuha na kayong papel, ballpen, at bigyan mo ko ng undivided time and attention. Tanggalin mo muna yung gadgets mo because this will literally change your way of thinking. So, paano ba makamit tong pwede kang kumita na ika nga hindi ka stress, hindi ka pagod, at habang ikaw ay natutulog? At bakit ko muna sinasabi na kailangan nating gawin ito? The reality is this. The moment you and I stop working, we stop earning. Do you agree? Type agree sa comment section kung kayo nag-agree. Pag tumigil ka na sa kakatrabaho, wala ka ng income. Kailangan dumating po tayo sa punto ng ating buhay na kahit tulog ka, kahit na ikaw ay tumigil na sa trabaho, may pumapasok pa ng pera. Ito ang realidad. If you do not have the power, wala kang kakayanan na ikaw ay kumikita habang ikaw ay tulog, habang ikaw ay nagbabakasyon, ikaw ay nagpapahinga, talagang wala kang kakayanan na kumita. Forever, you need to work for the rest of your life. Because the moment you stop working, you stop earning. But we don't stop spending. So ito yung mapait na katotohanan. Kaya nga maraming kababayan nating OFW na hindi makapag-uwi for good. Malaking kinikita ngayon, pero once they come back and stop, tapos na rin ang income niya. Kaya huwag kayong mabahala sa episode na ito. Pag-uusapan natin anong kailangan po natin na malaman, bakit importante na kailangan nyo malaman, at anong gagawin po natin. So, ang solusyon po, you and I should learn, L-E-A-R-N, how to create a money-making machine. Imagine mo na para kang mayroon taga-imprenta ng pera, na may parang ATM ka sa loob ng bahay, anytime nagwi-withdraw ka, hindi na ubusan ng pera. Gusto mo ba yun? Nako, type gusto sa comment section kung gusto mo. For me, a money-making machine, ano ba talaga? It's a system. It's an income source that generates consistent income with minimal effort. May effort man, minimal lang. Like for example, may passive income ka, may investment ka, may rental properties ka, may online business ka. Ang daming papasukan. Kaya ito lang, bakit importante na magkaroon tayo ng money making machine? Simple lang, financial independence. Hindi ka pwedeng magiging financially free pag ikaw ay depende sa tinatawag nating active income. Sa active income, you work, you get paid. Sa passive income, you stop working, you still get paid. So kung gusto natin sa passive, huwag tayo lang sa active. Agree? Number 2. Eh, syempre, pag meron na tayong money-making machine, wealth accumulation, pinag-usapan natin. Pwedeng dumagdag at dumagdag ang ating income. Kasi nga, imagine mo, kahit minigil ka na, tulog ka, nagbabaksyon ka, may pumapasok pa rin pera. Number 3, diversification. Alam mo naman, parati ko tinuturo sa inyo, never put your eggs in one basket. Hindi lang sa pag-iinvest, ha, pati sa income source. You cannot rely only on one source of income. The reality is this, pag one source ng income mo, active income lang, you stop working, you stop, di ba? Stop na. Pero pag passive, di ba marami kang income sources? May active ka, may passive ka, ang dami. That's the reason I'm sharing this with you right now, by the grace of God. Over a period of, my existence, I have already created 12 income sources. And then, nakagandahan dito, pag meron ka ng tinatawag na money-making machines, you will have more free time. Diba? Para sa hobbies mo, sa gusto mo, yung talagang gusto mong gawin. Ano naman po ang negative side pag wala kang tinatawag na money-making machine? Honestly, vulnerable ka. Oras na tumigil ang income, titigil ang lahat. Diba? Alam na po na nangyari sa pandemic. Diba? Noong March 2020, noong nag-lockdown, ang dami pong apektado. Kasi the moment you stop working, wala nang tinatawag na income na pumapasok. Number 2, limited ang mga choices mo. Since walang perang pumapasok, limited pagbili mo, limited ang investment, limited ang choices mo. And then wala kang financial freedom. And then time freedom. Kasi nga, you work for someone and then you cannot take time off. Kasi the moment you stop working, you stop earning. And syempre, financial stress. Syempre, pag walang pera, di ba, walang pumapasok, stress po tayo. At di ka makakapag-retire. That's the bottom line. Hindi ka makakapag-retire. Ito na yung next question, Chinky. Since nasabi mo na ngayon, gusto ko na talagang malaman. Oo, ano ba talagang sikreto to create a money-making machine? Kung gusto magkaroon ng money-making machine, kailangan maintindihan mo itong method na ito. Itong munggo, gulay, mangga method. Uulitin ko. Ito na, munggo, gulay, at mangga method. Chinky Tan's Naso Secret of Making Money.
Ano ba itong Munggo Gulay Mangga Method? I-reveal ko yan towards sa gitna po yan, pero kailangan mo muna bago natin pag-usapan yung Munggo Gulay Mangga. Pag-usapan mo muna natin yung way of thinking mo. Okay, when you say way of thinking, I don't know if you will agree with this statement. Your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. Kailangan po, tama po ang ating perspective. Perspektibo po natin bago tayo mag-umpisa. Number one, I challenge you to stop thinking negatively. O kung gusto mo talagang magkaroon ng money making machine, yung mindset mo, check mo. Huwag mo isipin, what if it does not work? What if malugi? Ay naku, nakakahiya. What if kung naku, mag-fail ako? Kung yan ang parating iniisip mo, yan talaga mangyayari. Then I want to challenge you, ikaw ba sa palagay mo negative thinker ka ba o positive thinker? Pakitype sa comment section. Kung talagang positive thinker ka, sige, challenge kita. I want you to type in the comment section na finish the sentence for me. Ang Pasko ay suma... Ano? Pakitype. Pakitype. Pit. Tama. Sige, check natin kung talagang negative ba positive ka. Bago sumakay ng aeroplano, ano parating na mindset mo? Paano kung mag... Pakitype. Crash. Bago tayo mag-exams, paano kung... Type mo. Bumagsak. Bago tayo mag-negosyo, paano kung... Ano? Pakitype. Lugi, di ba? Napaka-positive mo talaga. Crash, fail, lugi. Whether we like it or not, our mindset is programmed to think negatively rather than positively. We're focused more on the problem rather than thinking of the solution. Kaya nga kailangan labanan po natin yung way of thinking natin. Alam mo, ito lang ang reality. Let me talk to you. Negativity is a thief of hope. Kaya nga, it's very important for you to guard your thoughts and reclaim your dreams. Paglaban mo ang iyong pangarap sa imong kinabuhi. Paglaban natin. Nako. Ipaglaban po natin. Huwag makibaka. Huwag makibaboy. Yan importante. Number one, check your way of thinking. Let's go to number two. The second thing that you need to learn is stop limiting yourself. Parang sinasabi mo, ito lang kaya kong gawin eh. Baba talagang bayad sa akin eh. Wala kasi akong master degree. Minsan minamaliit natin talaga ang ating sarili. Parang no offense meant, ito lang. I don't know kung meron kang tinatawag na imposter syndrome. Minsan yung imposter syndrome na ikaw mismo ang sumisira ng iyong ano, pangarap sa buhay. Like for example, pag may nakita kang umaakyat sa stage, oh, ang galing nila, pero hindi para sa akin eh. Para sa kanila lang yan eh. May gano'n ka bang way of thinking? Guilty ka ba? Kung guilty ka, pakitype lang the word called guilty sa loob ng comment section. But this is what I've realized in life, no? Alam mo, the only limitations around you are the limitations you only tell yourself. Yung parang nililimit mo yung sarili mo, ay, wala akong pinag-aralan, mahirap lang ako, I'm just a poor boy from a poor family. Alam mo, sa totoo lang, ha, ito lang ang challenge ko po sa inyo. Mangarap ka. Mangarap ka. Start dreaming again. Walang mangyayari sa buhay natin kung hindi ka naging ambisyoso. Be ambitious for once in your life. Dapat makita mo yung sarili mo na umaakyat ng stage, na talagang tumatanggap ka ng mga recognition sa mga bantao at nire-recognize ka na sa company. Dapat nakikita mo yung sarili mo na darating ang panahon na ikaw ay nakasakay sa loob ng dream car mo, ikaw ay nagda-drive, binababa mo yung salamin, nag-wave ka sa mga kaibigan mo at pinapakita mo may brand new car ka. Dapat ambisyoso ka na nakikita mo na pumapasok ka ng sarili mong dream house. Na talagang pagkalaki-laki ng bahay, ang taas-taas ng ceiling, tapos may mga natural na pumapasok. Dapat nakikita mo, dapat maging ambisyoso ka. Na talagang nakikita mo na darating ang panahon na marami kang taong matutulungan. Please do not limit yourself. Number three, kung gusto niyo magkaroon ng money-making machine, start looking for income opportunities. Maghanap ka. Pag nangarap ka, huwag kang nangarap lang. Diba? Kung nag-ambisyon ka, huwag ka lang mag-ambisyon lang. Dapat may drive ka na maghanap ka talaga. Kung gusto mo maghanap ng income opportunities, ito lang sabihin ko po sa inyo. This is what I've been doing for years. Find problems of other people and try to help solve the problem of other people. Ito lang po ah. Problem and then solve. Magkakaroon ka ng opportunity. Problem, solution, opportunity. Yan namang ginagawa ng karamihan. I can still remember, nung nagbebenta ako ng aircon cleaner, ang isa sa pinakamahirap talaga is bababa yung buong window type na aircon cleaner. So, ano ginawa ko? May problema. So, ano solution ko? Gumawa kami ng isang chemical na patatanggalin mo na yung cover, yung filter, sprayan mo. I-sprayan mo lang ha, by ordinary sprayer, yung pang plants. Tapos, automatic, pinupush out na yung dumi sa labas ng aircon. Pagkatapos niyan, sprayan mo lang ng atomizer, malinis na yung aircon mo, hindi mo ipo-pull down. May problem, may solution, may opportunity. Million ang nabenta ko nun.
I can still remember one kit niya, isang kit 250 pesos. Yung 250 pesos kit, pwede mong gamitin yung ano aircon cleaner for 3 times. So you are just cleaning your aircon for 80 pesos. Normally during that time it will take at least 300 to 400 pesos to clean an aircon, pero ngayon 80 pesos. So I saw a problem, I was able to offer a solution. I was able to get an opportunity. So if you want really to have a money-making machine, find problem, solution, opportunity. And next, find an opportunity that has a growing market. Dapat po, ang hinahanap po nating opportunity right now, sunrise market, hindi sunset market. Yung pataas, hindi yung pababa. So mag-observe kayo based on your, ano kaya mga sunrise industry. Definitely, anything that is online is a sunrise industry. Learn everything online. Nako, grabe. Online selling, online blogging, lahat, posting, di ba, social media, digital, AI, grabe. Yan ang growing market. And then last but not the least, para magkaroon ka ng money-making machine, find an opportunity that is based on your strength. Yung kalakasan mo, kagalingan mo. Huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo alam. Because pag hindi mo alam, hindi ka magiging successful. So again, huwag kang magpapabudol na may pera. Kahit na may pera, pero pag hindi mo alam, mahirap gawin siya. And then let's go to the next one. Number 4 na yata to, number 4. Again, huwag kayo mawawala. Ang matindi po niyan, yung bibigay ko po sa inyo yung, again, yung munggo, gulay, mangga method. Ay, matindi yun. Pero right now, we have to change our mindset lang muna. And then, another way na para magkaroon tayo ng money-making machine, I want you to get comfortable talking about money. Yan ang isang key talaga. I want you to check your mindset about money. Anong tingin mo sa pera? Ang pera ba mabuti o masama? May mga ibang tao, gusto magka-pera, pero ang tingin sa pera ay masama. Pero ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang maging masama? Hindi. Pero tingin mo sa pera, parang masama siya. Nagbabago kasi ng tao. No, ito lang ang sabihin ko po sa inyo. May mga iba kasi yung parang, money is the root of all evil. Huwag kang masyadong maraming pera. Magbabago gwali mo. Ito lang reality. Ang pera, hindi kayang baguhin ng tao. Eh, nagbago nga ugali, umabang nga. No, ito lang. Ang pera, hindi kayang baguhin ang tao, pero ang pera, kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Dati lang mayabang, di mo lang halata. Dati lang ganin, di mo lang halata. So, nagigets nyo? Do not look as money as evil because money in itself is neutral. You can use it for good, you can use it for bad. Just like a gun, you can use it for good, you can use it for bad. Pag ikaw tumulong ka sa kapwa, it's good. Pag ikaw sakim ka sa pera, it's bad. Walang masama sa pera. When I say get comfortable talking about money, honestly, ito lang, I want you to be honest with me. Tanungin kita ngayon, para sa'yo, ang pera ba madaling kitain o mahirap kitain? Pakitype sa comment section. Madali o mahirap? Pag sinabi mong mahirap kitain, chances are, yung way of thinking mo negative ba? Or number 2, baka kulang lang ang iyong kaalaman. What do I mean? Mahirap kasi gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Tama o mali? So, ano solusyon? Ang solusyon, alamin natin. Tama, matuto. Kasi pag natuto ka at inalam mo yan, eh dadali na po siya. Mahirap lang naman pag di mo alam, pero pag natuto ka madali. Mahirap lang naman mag-drive pag di mo alam, pero pag natuto ka madali. Mahirap lang naman mag-negosyo pag di mo alam, pero pag natuto ka madali. Mahirap lang mag-invest pag natuto ka madali. So ano solusyon? Matuto. Pag natuto ka, dadali. So starting today, para magkaroon tayo ng money-making machine, I want you to change your mindset about money. Because if you change your mindset, you will change your financial life. Itong pinakamatindi, papunta na ako dun sa gagawin po natin, yung munggo, gulay, mangga. I want you to charge what you are truly worth. Huwag kang mahiya na maningil. Deserve mo naman eh. Ito yung tunay na deserve ko to. Yung binibigay nating value sa ibang tao, hindi yan ang binabalik na kabayaran po sa atin. Like for example, pag pumunta ka ng job interview, binigyan ka ng offer. Kung ikaw, ang value mo, ang feeling ang value mo, like for example, is 100,000 pesos a month. Tapos, may lumapit sa'yo at sinasabi, I want to pay you minimum 15,000 pesos a month. Since ikaw, alam mo yung value mo, 100,000, the question is, will you accept that offer? Yes or no? Pakitype sa comment section. Chances are you will say no. Bakit? Alam mo kasi ang value mo 100, at babayaran kang 15,000. Hindi ka titigil until such time you found someone who's willing to pay you 100 and more. Agree or disagree? And what if naman, no offense me, feeling mo value mo 15,000. The moment the first person who offers you 15,000, you will accept it. Because sa tingin mo, yan lang ang halaga mo eh. Nagigets nyo? The reality is this. People are only going to pay you based on what you think you are worth. Babayaran ka sa halaga na feeling mo kung anong deserve mo. And I do believe, ikaw na nakikinig sa akin, nanunood sa akin,
you deserve more. Ha? Huh? Chinky talaga? I deserve more? Oh, ito lang, para to make you feel that you are really, truly valuable. What if there's a blind man, a billionaire, a blind billionaire came to you at sinabi sa'yo, I want to buy your pair of eyes. Bibiling ko yung mga mata mo kasi bulag ako. Ibebenta mo ba ang mga mata mo? Or let's say, offeran ka ng 5 million pesos. Bebenta mo ba? Pakitype lang sa comment section. No. 10 million? No. 20 million pesos? Pair of your eyes? No. 50 million? No. 100 million? Bebenta mo ba? Naku, pag in-offer sa akin, bebenta ko na. Ba't mo ibebenta, Chinky, di bulag ka na? Hindi. Pagka binili ko ng 100 million, maghahanap ako ng mga taong bebenta na. Tagi isang mata. Gusto mo ibenta isang mata mo, bilhin ko ng 10 million. Yung isang mata mo, 10 million. E di, binayad ko 20 million, nakuha ko 100 million. E di, may 80 million pa ako. Singkit talaga eh, no? Hindi, nagigits nyo ba? You are not willing even to sell your eyes for 100 million pesos. If you are not willing to sell your eyes for 100 million pesos, how come you are willing na magpabayad ng 15,000 a month? Sa pool. Alam mo, nung na-realize ko to, kung ang tingin mo sa sarili mo, ito lang yung babayad sa'yo ng tao. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ganito, alam mo yan ang value mo, ito yung babayad sa'yo ng tao. Power ba? Right now, it's time for us to assess kung ano po ang state of mind po natin, ano sa feeling ng ating self-worth. I want you to gauge right now from 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Nasa ang numero ka na as of right now? 1 is the lowest, 10 is the highest in terms of the way you view yourself, at the same time, yung way of thinking mo, healthy ba o hindi, or if not naman yung self-worth mo, yung value mo. 1 is lowest, 10 is the highest. Pakiscore lang, lagay lang sa comment section. Kung ikaw ay nag-score ka from 1 to 5, ibig sabihin na talagang you have to work it out. Mababa po ang yung way of thinking at the same time yung value mo sa sarili mo. Pag ikaw nasa 6, 7, pasang awa po kayo. And then pag ikaw ay sa 8 to 10, nasa healthy side po kayo. Kaya nga, I just want to challenge you to work it out already. Kaya nga sa next session po natin, ito po isang very important na pag-uusapan natin on how you can really overcome fear na tinatawag po natin that sabotage your success. Grabe ba? Grabe ba tong session natin na ito? Grabe. Ooh, type grabe naman sa comment natin pagka grabe, no? Una, kung gusto niyo talagang magkaroon ng money-making machine, ang unang ayusin muna natin yung sarili natin. And one of the greatest thing that really hinders us from creating and starting a money-making machine is the word called what? Fear. Everyone say fear. Diba? You got to learn how to overcome your fear. Lahat tayo may fear. And then fear of the future, fear of the unknown, fear of the failure, fear na baka maubusan ka ng fear, ah. O nakakatakot yun. Pero ito yung na-realize ko sa fear. Lahat tayo naka-experience ng fear. Even up to right now, I still experience fear. No one's exempted. But this is what I've discovered. Listen, 90% of the fear that you expect in life will never come in the past. 90% ng mga kinakatakutan mo sa buhay, hindi naman tunay na mangyari. Patunayan ko, ikaw ba ay may pinagdaanan na matinding pagsubok sa buhay at during that time, that moment, feeling mo talagang wala na, the end na, ang dami mo naiisip ng mga pwedeng senaryo na pwedeng mangyari, na negative, na pwedeng ano, matatapos na yung karir mo, yung buhay mo. Ang tanong, nangyari ba? The mere fact you are watching this live with me, you were able to overcome. Nalagpasan mo. Tama o mali? So when you spell the word called fear, F-E-A-R, F-E-A-R, what does it really stands for? According to Zig Ziglar, it's called false expectation appearing real or false evidence appearing real. Akala mo nandyan pero actually wala. So tayo nang gumagawa ng multo natin. Kaya nga in this session of ours, I want you to get over fear bago ko i-share sa iyo ang sikreto ng munggugulay mangga. Bakit? Kahit i-share ko sa inyo yung sikreto ng munggugulay at mangga, pero pag ikaw, meron ka pa rin mindset na mali, meron ka pa rin fear, wala pa rin mangyayari. So, ready ka na ba na ayusin natin to? O, so, ngayon, ito, kumuha ka ng papel, ball pen, gusto ko isulat mo ang mga fears mo. Write down your fear. Number one, fear of rejection, fear of failure, o fear of failure, sulat mo. Fear of starting a business. Diba? Magsulat yan. Fear of starting a business. So, sulat mo. And I want you right now, as you write down, choose one fear. One matinding fear. Kanyari, fear of failure. Pinili natin. O, ito yung gagawin mo. I want you to offer me 3 solutions on how you can overcome fear. So, 3 solutions. Number 1, learn. Matuto tayo.
Nakakatakot lang naman na sumubok pag di mo alam, pero pag natuto ka, madali. Tama? Number two, read and watch. Diba? Read books about business and watch videos about business or listen to podcasts. Yun, that's number two. Number three, find a mentor. Sulat mo. Find a mentor na magtuturo sa'yo kung paano ka mag-umpisa para di ka matakot. Tama ba? So ngayon, ito yun. Fear of failure. Sulat mo, learn, read and watch and listen. And then number three, find a mentor. So ngayon, may tatlo ka ng solution. So anong gagawin mo? I-apply mo na. Diba? Takot ka mag-fail. Ngayon, di na ako matatakot kasi nakatuto na ako. Alam ko na ang gagawin ko. May mentor pa nagtuturo sa akin. Oo. Grabe naman itong session natin ito. Grabe ba? Ay, power ba? Pag power at grabe, pakitype lang power and grabe. Oo, hindi ito networking. Ha? Pero I just feel excited to share these truths to you. And I hope that this will really help you to have a breakthrough. Right now, since I already help you to break your mindset, now overcome your fear, right now, it's time for me to teach you munggo, gulay, at mangga. Ay, ito na. Ready na kayo. Alam mo, para tayo magkaroon ng money-making machine, kailangan mo may 3 sources of income ka. Ano yung munggo? Ang munggo kasi, pag nagtanim ka, after 1 to 2 days, toge na yan, ani na yan. So in other words, kailangan magkaroon tayo na tinatawag na short-term income or daily income. Yung kikitain mo sa loob ng isang araw o maikling panahon. Diba? Ganun lang kasimple lang siya. Tanim, after a few days, ani po siya. Diba? Gagamitin mo to. Ito yung gagamitin mo. Diba? Pag kumita ka, pag bumenta ka, like bumenta ka, diba, ng product. Binili mo ng 100, binenta mo ng 150, kumita ka ng 50 pesos. Yan ang pang-araw-araw ng gastos mo. Pangailangan, pagkain, pamasahe, allowance ng anak mo. Diba? Pwede ka mag-sideline, pwede ka magbenta tuwing weekend. Diba? Like for example, kung meron kang sari-sari store, business, munggo yan. O if not man, food business. Diba? Pwede ka magbenta sa bazaar. Ay, nako. Nagigets nyo? Kailangan meron po tayong ganung klaseng income. Especially, ha, kunyari, nasa sales ka, pwede kang magbenta-benta, real estate. Pag nagbenta ka, may kita ka agad, 3%. Nasa insurance ka, pag nagbenta ka, may 40 to 50% ka of the premium na binabayan niya on a monthly or quarterly or on an annual basis. So in other words, get into the munggo income. Grabe to. Pag may munggo income ka, sa palagay mo, makakatulong? Imagine mo, may job ka na, tapos may munggo income ka pa. Ang tanong, Chinky, ano pa yung mga ibang munggong income? Paano ba ako matututo? Ito, sagot kita. Kung gusto mo matuto kung paano magbenta, meron na akong benta-benta pag may time. How to earn millions in the field of selling. Yours truly has been in the sales industry as of recording time for over 47 years. I started my sales career at the age of 12. Grabe. So, if you want really to learn on how to sell, I'm the guy. I can be proud. Ito na sabihin ko po sa inyo. Lahat ng binenta ko, sa buhay ko, naging successful, naging number one po. Even po dito sa TikTok. Imagine mo, TikTok ha. Meron siyang TikTok shop. Ito na, di ba? Piso Planner with 4 Diary Books is the best-selling product awards in TikTok shop. Ayan, ayan po. Ayan, sa TikTok po. Grabe, nabigyan po tayo ng recognition. So kung gusto niyo matuto kung paano magbenta, I can teach you. And then you'll be able to watch this for free. Later, I will reveal paano. Kung gusto mo matuto naman, paano magnegosyo sa pagkain? Kasi sa totoo lang, ang pagkain po ang isang pinaka-best na munggo na pwede mong income. Sagot na rin kita. Meron tayong patok na pagkakitaan para yung kama. Sino na magtuturo sa inyo? Si Chef Boy Logro, Ninong Ray, isang resto coach, si Romel na. Kung gusto mo ng food business, sagot ka rin namin. Eh, Chinky, gusto kong matuto naman paano kumita online. Paano kumita sa TikTok? Ito po ah, alam nyo ba na pwede kang kumita sa TikTok na talagang walang puhunan. As in, walang puhunan sa pagiging affiliate. Oh, let me share with you. Ito yung mga testimonies ah, ng mga nag-affiliate sa TikTok ha. Itong taong ito, may 9,586 followers lang. Magkano kinita niya in 1 month? 58,000. O itwa, 2,542 followers lang ang kinita niya sa commission niya sa pag-affiliate ng Ipon Box is 84,000. Oh, grabe, hindi ba mga friendship? So ano pang hinihintay mo? Mag-affiliate ka na para hindi ka maiwan. Ito lang ha, bigyan ko kayo ng perspective. Oo, may mga ibang nagpo-promote po ng books ko sa TikTok shop. Like for example, Pulubi and Ipon, buy one, get one po. Ito po, hindi ko na i-reveal ang pangalan para anonymous po siya, para may protection po siya. Ang earnings niya from April 1 to June 28 po, April, May, June, in 3 months, meron siyang 84,000 pesos. Ang followers niya, hindi daan libo at milyon. Ang followers lang niya ay 2,542.
Isa pa, April 1 to June 28, 58,000 pesos ang kanyang kinita. Ay, grabe naman talaga, oh. Makikita mo talaga. Ang kagandaan po ng affiliate system po, imagine nyo to, ah. Ito mga taong to, kahit tulog, kumikita po sila. Na wala silang nilalabas na puhunan, hindi sila nag-pack, hindi sila ship, hindi sila deliver, nag-promote lang po sila. Gusto nyo bang kitain yun? Gusto niyo bang malaman kung paano? Sagot na rin kita kasi meron na rin kaming program to help you to discuss paano kayo magiging affiliate sa TikTok. Sa kung gusto, maraming peraan. O, ayun po. So you can get it already and learn. Later, I will teach you and share with you on how you can get it and watch it for free. So right now, tapos na tayo sa munggo. Right now, let's go to gulay because gulay is life. Di ba pag nagtanim po kayo ng gulay, more or less 30 days siya bago mamunga. Like lettuce, 30 days yan. So, ito naman po yung tinatawag nating medium-term income. Kikitain mo to na aanihin mo to sa loob ng isang buwan. No? Parang sweldo. Parang ano yan, gulay yan, di ba? 15 at 30. So, kung meron ka ng daily income, may munggo ka, at meron ka pang tinatawag na gulay na income, eh, panalong-panalo na ito. As a matter of fact, ito ang diskarte natin, ha? Imagine mo to, ha? Pag yung munggong income mo, yan ang pagtustos ng mga pangailangan mo, tubig, kuryente, upa, ay yung gulay na income mo. Gulay na income mo. In other words, pang savings mo na yan, pang emergency fund mo na yan, pang negosyo fund mo na yan, pang investment fund mo na. Just to give you a perspective, meron ako nakausap na rider. Nag-angkas ako, tinanong ko, sir, full-time o part-time? De, sir, ano lang to? Part-time. Ano bang full-time mo? Ang full-time mo, SG ako. Ano yung SG security guard? So, paano yung pasok mo? Aalis ako ng alas 6 na umaga, hatid ko yung anak ko sa school, 7 o'clock pasok ako hanggang 4 o'clock lang po ako. Hapon alas ko ng alas 4, tapos babiyahe na po ako, susunduin ko yung anak ko, pagkatapos hatid ko sa bahay, pagkatapos ko sa bahay ng mga alas 5, from 6 o'clock up to 10, ang kaso ko, 6 to 10. So, paano diskarte mo sa pera? Sabi niya, yung 6 to 10 na kinikita ko, yan ang pang-araw-araw ko ng ginagastos ko. Yung sweldo ko as an SG, yan po naman ang iniipon namin. Ooh! Grabe, no? Ang galing niya. May munggo na siya, may gulay na income na siya. Kaya nga parang sa mga taong nagsasabi naman, Chinky, ano naman yung mga skills na kailangan mo na madagdagan para magkaroon ka ng gulay na income? Ito na, sagot na rin kita. Alam mo, one of the best skill that you can learn aside from munggo and gulay na income, yung kailangan matuto kang yung mga tinatawag nating freelancing or work from home opportunities. Like for example, marunong ka ba sa graphic designs? Marunong ka ba mag-write? Marunong ka ba sa technology? Marunong ka ba sa website? Marunong ka ba sa social media? Ito yung mga electronically you can deliver your work, no? Right at the comfort of your home. As a matter of fact, meron ako isang 12-year-old who used to work for me making 8,000 pesos per month. Ano ginagawa niya? Cartoon graphics lang. Siya gumagawa sa YouTube ko ng cartoon graphics. She gets paid 8,000 extra. Right now, meron din ako mga video editors nationwide po. Makes money. So ako, nagre-record ako ngayon, pero padala ko lang digitally. Pagkatapos sila po nag-upload sa YouTube and everything, and you get money. So, ang tanong ko, gusto nyo bang magkaroon ng opportunity while you are working from home? Diba? Hindi ka na magta-travel, hindi ka na mata-traffic, kikita ka pa. Sagot na rin kita. Meron na rin po tayong mga session yung Sana All, Discover the Effective Freelancing Techniques. Ang magtuturo naman si Coach MK Bertulfo. Meron din tayo Sana All, Be a Virtual Professional. How to Earn Money by Working at Home. Step-by-step guide po siya. Kung gusto nyo malaman kung paano rin yan, again, I will reveal to you on how you can watch it for free. Libre po siya. And last but not the least, meron ka na ng munggo income, meron ka ng gulay income, third is na mangga income. Ang mangga income naman, ito yung long-term income. Ito yung tinatawag na annual income. Parang punong mangga. Pag nagtanim ka ng punong mangga, it will take more or less around 7 years. 7 years bago talaga ito mamunga. Diba? Matagal. Pero itong good news. Once na namunga yan, hitik-hitik yan, tuloy-tuloy yan, you will get mangga for the rest of your life. Again, meron kang munggo income, di ba? Daily. Meron kang gulay na income monthly at meron kang mangga. Yan ang tinataga annual or lifetime income mo. Yung pwedeng i-save mo sa either munggo and gulay, yan ay pangtatanim mo sa mangga mo. Pwede ka na magsimula sa pamagitan ng pag-i-invest. Di ba? You make money to work for you instead of you working for money. Sa stock market, mutual fund, buying of properties. Ito yung mga potential po talaga. And maybe some of you are asking, Chinky, matagal na talaga akong interested sa stock, sa crypto, sa mutual funds, properties. Pero again, natatakot ako mag-invest lalo wala ko lang. Again, sagot kita. Because I have experts already or friends who will help you to be able to navigate through this. Like Stock Market for Everyone with Marvin Germo, the stock expert. You want to invest in the real estate? Bago kang mag-invest, ito. Meron na po tayo Real Estate 101, How to Earn Passive Income.
from real estate investment. Gusto mo malaman through crypto or REIT, REIT, sa investment sa property with less than 1,000. We have Artie Lopez, Rex Mendoza, and others, no, who will help you guys, no, talaga. Ito yung mga experts. Again, you'll be able to watch this for free. Ay, grabe naman talaga. Ito ang tanong ko po sa inyo. Maganda ba yung concept ng munggo gulay mangga method? Yes or no? Pakitype lang sa comment section. Imagine mo, may munggo income ka, may gulay income ka, may mangga. And that is part of my 12 income. I have munggo income, I have gulay income, I have mangga income. So kung naniniwala ka na maganda itong method na ito, do you believe na makakatulong ito sa iyo pag in-apply mo to sa sarili mo at yung mga taong umaasa sa inyo? Type ka ng oo kung makakatulong po ito sa inyo. Type ka ng oo. So, ngayon, ito na po. We have a decision to make. Ngayon, alam nyo na kung bakit natin kailangan magkaroon ng money-making machine. Alam na rin po natin bakit natin kailangan, kahit tulong po tayo, kumikita po tayo ng pera. Alam na rin po natin ano bang kailangan po natin baguhin sa ating mindset in order for us to have a money-making machine. Ngayon, alam mo na rin po kung ano po ang munggo, gulay, mangga method. So, right now, you have a decision to make. Kung sa palagay mo na natuto ka na, di ba? At kaya mo nang gawin tong mga ideas na sinasabi ko ng mag-isa, your journey in watching this video is already over. Tapos na po. Maraming salamat sa pagpapanood and I hope that you appreciate this. Pero kung gusto mo naman na ako personally ang magko-coach at mag-guide sa inyo at para mas mabilis mong maabot ang gusto mo, kung gusto mo ako ang tutulong po sa inyo, please type gusto right now in the comment section. Kung sinasabi yung type gusto, ituloy mo yung pagpapanood mo ng video. And the reason why I want you to stay, kasi marami po nagtatanong sa akin at humihiling po ng mentoring session. Pwede ba kita maging mentor? But yun nga, because of my limited time, hindi ko magawa yan. Pero right now, since I know that there's a request and demand for me, gusto ko kayong tulungan. Pero ang gusto kong tulungan, yung mga taong handa na at gustong magpatulong. Bakit po? Mahirap po kasing tulungan ang mga taong hindi pa handa at ayaw magpatulong. Tama? Kung ikaw nakikinig at nanonood, ang tamang tao na sinabi ko, Chinky, gusto kong tulungan mo ako. Diba? Gusto kong mag-type ka na ako yun. Type ka na ako yun. Diba? Right now in the comment section na gusto mong magpatulong so that I can coach you and mentor you. So if you're taking, typing right now ako yun, all you need to do is do this. I-click nyo na lang sa baba para malaman mo kung paano kita matutulungan ng mas mabilis na pamamaraan. And this is not for everyone. Kaya wala kayong makikita. Pero para sa mga taong gusto makita kung paano kita matutulungan, i-click nyo na lang po yung link or yung link po sa baba or sa comment section, pakihanap na lang po so that you'll be able to watch the next video and I will show you how I will be able to help you to double, to triple your income and help you to create a money-making machine. Maraming salamat po sa panonood and I hope that you are enlightened in this video. Kung ano yung mga natutunan mo, please type it in. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyayaman.